ano nga ba ang nasa dulo ng ating mundo? Marahil naitanong mo na ito sa iyong sarili. Napakaraming pwedeng maisagot dito, ngunit ang isa sa mga pinaka-objective na sagot ay ang Antarctica. Ang Antarctica ang nasa dulo ng ating mundo. Ngunit, ano nga ba ang alam natin tungkol sa lugar na ito? Ano ang nasa ilalim ng makapal at malalawak na yelo ng Antarctica? Kaya naman sa video ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga misteryosong lugar sa ating mundo. At ito, ang Antarctica. Antarctica, ang pinakamalamig at napakamisteryosong kontinente sa ating mundo. Sa loob ng ilang siglo, ay masusi at mitikulosong pinag-aaralan ng mga dalubhasa ang surface ng Antarctica. Ngunit, alam naman ng lahat na wala sa labas ang totoong hiwaga ng lugar na ito, kundi kung ano man ang nasa ilalim na ito. Noong sinimulan ng mga scientist na suriin ang ilalim ng surface ice ng Antarctica, ang nadiskubre nila doon sa ilalim ay lubos na kanilang ikinagulat. Ano nga ba talaga ang nasa ilalim ng mga malahiganting tipak ng yelo ng Antarctica? Sa loob ng napakaraming panahon, buong akala ng mga siyentista ay walang makukuhang mahalaga sa ilalim ng Antarctica. Naisip nila na malamang makakakita lang sila ng mga maliliit na pakit ng mga underground subglacial water. Ngunit, ang mga inaasahang ordinaryong discovery ay higit pa pala sa kanilang inaakala. Ang katotohanan nga ay sa kailaliman ng yelo ng Antarctica ay mayroong isang buong lawa na nakatago sa malawak at makapal na tipak ng mga yelo. Aabot sa humigit kumulang 5,800 square miles o 15,000 kilometers ang lawak ng underground lake. Ang lalim ng reservoir ay aabot sa lagpas na 4,000 feet o higit pa sa 1,200 meters. Kung ikukumpara sa pinakamalalim na lawa sa buong mundo, ay lumamang lamang ang Lake Baikal ng humigit kumulang 145 feet o 442 meters. Ang malawak na anyong tubig ay nakatago sa ilalim ng isang malahiganting layer ng yelo na ang kapal ay aabot sa 11,886 feet o 3,626 meters. Dahil sa kapal ng yelo, ay hindi na umasa ang mga manunuri na mayroon pa silang madidiskubring bago sa ilalim nito. Hindi na nga sila umasa pang mayroon pa silang nakikitang kahit maliit na signs na may buhay na kayang mabuo sa kondisyon na iyon. Dahil sa lamig, naaabot sa humigit kumulang negative 128.2 degrees Fahrenheit o negative 89 Celsius. Naghinala ang mga scientists na walang kahit anumang buhay ang kayang mag-survive sa ganoong kondisyon. Ang ice pressure ng Antarctic ice sheet ay kayang tumapat sa pressure ng mayilong buwan ng Jupiter. Dahil sa kapal at lamig ay hindi kayang sirain ng ordinaryong init ng araw ang mga Antarctic ice. Hindi nga nito kayang mapenetrate ang surface ng lawa. At bilang karagdagan, ang concentration ng nitrogen at oxygen sa gitna ng mga ice sheets ay aabot sa humigit kumulang 50% na mas mataas kumpara sa ordinaryong concentration levels. At dahil napakaraming marahas na kondisyon na nakapalibot sa mga yelo, ay napakakunting mga organism lang ang may kayang umadapt at tumira sa Antarctic area ng mundo. Ngunit, sa kabila ng mga near impossible at napaka-harsh na environment, ay nakahanap pa rin ang mga scientists ay mayroon pa rin silang nadiskubring mga panibagong organism sa lugar. Habang pinag-aaralan ng mga scientist ang organism, ay nakahanap sila ng isang panibagong bakterya sa area at tinawag itong W12310. Ang DNA ng microorganism na ito ay mayroon lamang 86% na level of similarity kung ikukumpara sa mga nadidiscovering organismo sa mundo. Ang rason kung bakit unique ang bakteryang ito ay dahil nahiwalay ang Antarctic Lake sa malaking bahagi ng mundo sa loob ng ilang milyong taon. Dahil sa isolation, nag-develop at nag-evolve ang W12310 na iba sa lahat ng natitirang organism sa planeta. Kinalaunan,
ay natagpuan ng mga researchers na mayroong traces ng mahigit 3,500 species na organismo sa loob ng lawa. Kahit na mayroong debate sa mundo ng science tungkol sa actual na number ng iba't ibang species, ang katunayan na mayroong buhay na makikita sa tubig na iyon sa kabila ng matinding environmental conditions ay ang rason kung bakit nakaisip ang mga mananaliksik ng isang napakahalagang hypothesis. Dahil mayroong mala-Antarctic lake sa ilalim ng surface ng planetang Mars at ng satellite ng planetang Jupiter, ay marahil mayroon ding posibilidad na mayroon ding mabuong buhay sa mga lugar na iyon. Ang Vostok ay isa lamang sa iilang sub-glacial lake na mahahanap sa Antarctica. Ilan dito ay ang Williams at Ellsworth Lake na maihahambing din sa Vostok dahil sa laki nito. Ika nga sa Polar Ecology Professor na si John Prisco ay marahil aabot sa humigit kumulang 400 ang bilang ng mga Antarctic subglacial lakes. Dapat alalahanin na hindi lahat ng sulok ng ice sheets ay mayroong lake o kahit anong anyong tubig. Isa sa mga lugar na ito ay makikita sa ilalim ng Mary Birdland na mahanap sa Bentley Subglacial Trench o kilala rin bilang Bentley Depression. Ang Mary Birdland ay ang pinakamalalim na continental point sa buong mundo na hindi napupuno ng tubig, aabot sa 8,215 feet o 2,540 meters below sea level ang lalim ng trench. Gumamit ang mga scientist ng space sensors upang makahanap ng parehong mga discoveries. Dahil sa method na ito, nalaman nilang hindi pala pantay ang ice distribution mula east hanggang west ng kontinent. Mas makapal ng 25 to 30 miles o 40 to 48 kilometers ang eastern side, habang sa west naman ay aabot lamang ng 12 hanggang 22 miles o 19 to 35 kilometers. Mas makapal ang eastern Antarctica dahil mayroon itong itinatagong misteryo sa ilalim ng surface. Sa ilalim ng yelo ay ang labi ng isang ancient supercontinent na kung tawagin ay Gondwana. Ang mga continental remains ay tinatawag na cratons. Ang mga cratons ay ang mga matitibay at mababatong parte ng kontinent na kaya mag-survive sa loob ng milyon-milyong taon sa kabila ng mga napakalakas at napakamapanirang tectonic activities. Mayroon ng tatlong cratons na natagpuan sa Eastern Antarctica. Isa sa mga ancient remnants na ito ay medyo may kahawiran sa mga bato na matatagpuan sa Australia, India at sa mga seabed. Sabi ng mga scientists, ang mga rock fragments na ito ay naipon humigit kumulang 1 bilyong taon na ang nakalipas noong nabuo ang supercontinent na kung tawagin ay Rodinia. Hindi nilimitahan ng mga scientists ang kanilang pananaliksik base lamang sa mga details na binigay sa kanila galing sa outer space. Nagpasya silang mag-drill o magbutas sa surface upang mas malaman ang tinatagong sikreto ng Antarctica. Ang team ay gumamit ng isang 2 foot o 60 centimeters na specialized drill na may tumatagas ng mainit na tubig upang magsilbing bumutas sa yelo. Pagdaan ng 63 oras ng walang tigil na operasyon, ay nagawa nilang mag-drill ng butas na aabot sa 7,060 feet. O 2,152 meters ang lalim. Pagkatapos ay sinukat nila ang pressure ng tubig at temperature ng yelo at ang pagkakaiba ng kanilang deformation. Gamit ang method na ito, inaasahan ng mga scientists na malaman kung kailan huling nawala ang Antarctic ice sheets at kung kailan pwede itong mangyari muli. Plano rin nilang mag-drill pa ng marami pang butas upang magkaroon ng marami pang impormasyon. Mahalaga rin malaman na hindi lahat ng butas sa Antarctica ay man-made. Ilang taon na ang nakalipas nang maalarma ang buong mundo nang nakadiskubre ang mga scientist ng isang butas na aabot sa lalim na 3,700 square miles o 9,583 square kilometers. Ito ay humigit kumulang na 2 beses na mas malaki kumpara sa US state na Rhode Island. Simula pa ng 1970 ay hindi pa nakakaranas ng ganitong discovery
ang mga mananaliksik kaya hindi nila magawang maipaliwanag ang rason kung bakit nangyari ito. Kaya naman, tinawag nila itong wormwood. Subalit, pagkatapos ng ilang taong imbestigasyon, ay nalaman rin nila ang sanhi nito. At ito ay dahil sa isang bagyo. Noong 2017, may mga mainit-init na hangin galing South Pole ang bumangga sa malalamig na hangin na naging sanhi ng pagkabuo ng mga pag-ikot-ikot na bugso ng hangin. Ang bilis nito ay aabot sa 72 miles o 117 kilometers bawat oras. Ang mga extreme weather events na ito ay naging sanhi ng mga pagkabuo ng malalakas na alon na aabot sa 52 feet o 16 meters ang haba. Binasag at binutas ng mga alon na ito ang yelo na naging sanhi ng pagkakabutas-butas ng ice surface. Bilang karagdagang factor, dinala ng mga malalakas na hangin ang mainit-init na tubig patungo sa napakalamig na Lazarev Sea. Sa lugar na iyon ay mayroong galahiganting bloke ng yelo. Dahil sa biglaang exposure na mainit-init na tubig ay nagsimulang matunaw ang mga yelo na kinalaunan ay naging isang butas na aabot sa laki ng 37,000 square miles o 95,829 square kilometers. Kung patuloy itong lalaki, ay aabot ito sa isang sukat ng Ireland. Ayon sa isang climate modeler sa Helmholtz Center for Ocean Research sa Kiel, Germany, ang bilang ng bagyo na magiging sanhi ng karagdagang butas sa Antarctica ay dadami lamang sa future dahil sa climate change. Dahil din sa global warming, ay mas matagal na marirefreeze ang mga butas na ito. Dahil sa mga kondisyon na ito, mas bibilis ang pagkatunaw ng mga yelo sa kontinent. Ngunit, ayon kay Diana Francis, isang espesyalista sa atmospheric climate, naniniwala siyang wala pang rason para magpanik. Ayon kay Francis, ang mga natural na butas ay nakakatulong sa sirkulasyon sa pagitan ng dagat at ng atmosphere. Para sa mga hayop sa Antarctica, ito ay nagiging bagong source ng pagkain. Ngunit, hindi rin itinatanggi ni Francis na ang pagdami ng mga butas ay makakaapekto sa sirkulasyon ng dagat na maaaring mas magpalala ng climate change. Dahil sa mga posibleng mangyari sa kapaligiran, ay patuloy na oobserbahan ng mga scientists ang lahat ng pagbabagong magaganap sa Antarctica. Isa sa mga pinaka-importanteng pagsubaybay sa Antarctic ay nangyari noong 2019. Ang observation ay nagbigay ng pag-asa sa mga mananaliksik. Mayroon silang nakitang malabundok na geological structure na naghihiwalay sa eastern at western side ng Antarctica. Pinoprotektahan ng linyang ito ang Ross Glacier, ang pinakamalaking glacier sa kontinent mula sa pagpasok ng mga mainit na tubig. Tumutulong rin itong mapigilan ang pagtitiwalag ng mga malalaking chunks ng yelo upang hindi ito kumalat sa tubig. Kung hindi dahil sa linyang ito, ang pagpasok ng subglacial groundwater sa tubig ay tataas ng 20% na magiging sanhi ng pagtaas ng global sea level na aabot sa 38 feet o 11.6 meters na maaaring maging sanhi ng napakalalang pagbaha o di kaya ang pagkalunod ng mga lugar na malapit sa dagat. Ngunit, hindi dahil mayroong protective geological line sa Antarctica ay ligtas na ang mundo sa posibleng pagtaas ng tubig. Dahil, sa tabi ng mga higanting glacier ay mayroon ding isang butas na nakakaapekto sa pagtunaw ng yelo tuwing tag-init. Nakakamanghang isipin na ang isang kontinenteng gawa sa yelo na kung iisipin ay napakalayo sa atin ay makakaapekto sa atin ng lubos, lalong-lalo na sa isang maislang bayan tulad ng Pilipinas, kung tuluyan man itong matunaw. Maraming salamat sa inyong panonood at samahan niyo ulit ako sa mga bagong istorya at panibagong kaalaman. Ito lang yan, sa Kakaiba. See you on my next video.